Unang Kronika, Ikasyam na Kabanata. Nailista ang lahat ng Israelita sa talaan ng mga lahi sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang mga mamamayan ng Huda ay binihag sa Babylonia dahil hindi sila naging tapat sa Panginoon. Ang unang nakabalik sa kanilang mga bayan sa sariling lupain ay ang mga ordinaryong Israelita, mga pari, mga Levita, at mga utusan sa templo. Ito ang mga lahi ni Huda, Benjamin, Ephraim at Manase na nakabalik at tumira sa Jerusalem. Si Utay na anak ni Amihud. Si Amihud ay anak ni Omri. Si Omri ay anak ni Imri. Si Imri ay anak ni Bani na mula sa angkan ni Perez na anak ni Huda. Sa mga Shilonita, si Asaya ang panganay at ang mga anak niya. Sa mga Zerahita, ang pamilya ni Jeuel. Silang lahat ay 690 mula sa lahi ni Huda. Sa lahi ni Benjamin, si Salu na anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Hodavaya. Si Hodavaya ay anak ni Hasenua. Si Ibneya na anak ni Jeroham. Si Ela na anak ni Uzi. Si Uzi ay anak ni Mikri. At si Meshulam na anak ni Shephataya. Si Shephataya ay anak ni Reuel. Si Reuel ay anak ni Ibnia. Silang lahat ang pinuno ng kanilang mga pamilya. Mula sa lahi ni Benjamin, ang lahat ng nakabalik na lalaki ay 956 ayon sa talaan ng kanilang mga lahi. Sa mga pari, si Jedaya, si Jehoyarib, si Jakin, si Azaraya na pinakamataas na opisyal sa templo ng Diyos. Anak siya ni Hilkia. Si Hilkia ay anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Merayot. Si Merayot ay anak ni Ahitub. Si Adaya na anak ni Jeroham. Si Jeroham ay anak ni Pashur. Si Pashur ay anak ni Malkia. At si Maasai na anak ni Adiel. Si Adiel ay anak ni Jazera. Si Jazera ay anak ni Meshulam. Si Meshulam ay anak ni Meshilemit. Si Meshilemit ay anak ni Imer. Ang mga pari na nakabalik ay 1,760 lahat. Mahuhusay silang pinuno ng kanilang mga pamilya. Sila ang mga pinagkatiwalaan sa paglilingkod sa templo ng Diyos. Sa mga Levita, si Shemaya na anak ni Hashub. Si Hashub ay anak ni Azrikam. Si Azrikam ay anak ni Hashabaya na mula sa angkan ni Merari. Si Bakbakar, si Heres, si Galal, si Matanaya na anak ni Mika. Si Mika ay anak ni Zikri. Si Zikri ay anak ni Asa. Si Obadayas na anak ni Shemaya. Si Shemaya ay anak ni Galal. Si Galal ay anak ni Jedutun. At si Berekaya na anak ni Asa at apo ni Elkana na tumira sa baryo ng mga Netofatno, ang mga gwardya ng pintuan, sina Shalum, Akub, Talmon, Ahiman, at ang kanilang mga kamag-anak. Si Shalum ang pinuno nila. Hanggang ngayon, sila pa rin ang gwardya ng pintuan ng hari sa bandang silangan ng lungsod. Sila noon ang mga gwardya ng pintuang papasok sa kampo ng mga Levita. Si Shalum ay anak ni Kore at apo ni Ebiasaph na mula sa pamilya ni Kora. Si Shalum at ang kanyang mga kamag-anak na mula sa angkan ni Kora ang pinagkatiwalaan sa pagbabantay ng pintuan ng tolda katulad ng kanilang mga ninuno na pinagkatiwalaan sa pagbabantay ng pintuan ng bahay ng Panginoon. Si Finehas na anak ni Eleazar ang namamahala noon sa mga gwardya ng pintuan at sinamahan siya ng Panginoon. Si Zacarias na anak ni Meshelemiah ay gwardya rin ng pintuan ng toldang tipanan. Ang mga gwardya ng pintuan ay 212 lahat at itinala sila ayon sa talaan ng mga angkan nila sa kanilang bayan. Ang nagbigay ng tungkulin sa kanilang mga ninuno bilang mga gwardya ng pintuan dahil maaasahan sila ay sina David at Propeta Samuel. Sila at ang kanilang mga angkan ang pinagkakatiwalaang magbantay sa mga pintuan ng bahay ng Panginoon na tinatawag ding tolda. Nagbabantay sila sa 4 sa silangan, kanluran, hilaga at timog. Kung minsan ang mga kamag-anak nilang nakatira sa mga bayan ang kumapalit sa kanila na magbantay sa loob ng 7 araw. Pero ang 4 na pinuno ng mga gwardya ng pintuan na mula sa mga Levita
ang siyang responsable sa mga kwarto at mga bodega ng templo. Nagpupuyat sila sa pagbabantay sa paligid ng templo dahil kailangan nila itong bantayan at sila ang tagabukas ng pinto tuwing umaga. Ang iba sa kanila ay pinagkatiwalaan sa pag-aasikaso ng mga gamit sa pagsamba. Binibilang nila ito bago at pagkatapos gamitin. Ang iba'y pinagkatiwalaan sa pag-aasikaso ng iba pang mga gamit sa templo gaya ng harina, katas ng ubas, langis, insenso, at mga pampalasa. Ngunit katungkulan ng mga pari ang pagtitimpla ng mga pampalasa. Si Matitaya na Levita at panganay na anak ni Shalom na mula sa angka ni Cora ang pinagkatiwalaan sa pagluluto ng tinapay para ihandog. Ang ibang angka ni Kohat ang pinagkatiwalaan sa paghahanda at paglalagay ng mga tinapay sa mesa tuwing araw ng pamamahinga. Ang mga musikero sa templo na mga pinuno rin ng mga pamilyang Levita ay doon na rin tumira sa mga silid sa templo. At wala na silang iba pang gawain dahil ginagawa nila ito araw at gabi. Silang lahat ang pinuno ng mga pamilyang Levita. Nailista sila sa talaan ng kanilang lahi. Tumira sila sa Jerusalem. Ang angka ni Saul. Si Jeiel na ama ni Gibeon ay tumira sa Gibeon. Ang pangalan ng asawa niya ay Maaka. Ang mga anak niyang lalaki mula sa panganay hanggang sa pinakabata ay sina Abdon, Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahiyo, Zacarias at Miklot na ama ni Shimeam. Tumira sila malapit sa mga kamag-anak nila sa Jerusalem. Si Ner ang ama ni Kish, si Kish ang ama ni Saul, at si Saul ang ama ni na Jonathan, Malkishua, Abinadab, at Eshbaal. Ang anak ni Jonathan ay si Mary Baal na ama ni Mikas. Ang mga anak na lalaki ni Mikas ay sina Piton, Melek, Tareya, at Ahaz. Si Ahaz ang ama ni Jada, at si Jada ang ama ni na Alemet, Asmaveth, at Zimri. Si Zimri ang ama ni Moza, at si Moza ang ama ni Bineya. Ang anak ni Bineya ay si Refaya. Ang anak ni Refaya ay si Eleasa. At ang anak ni Eleasa ay si Azel. Si Azel ay may anim na anak na sina Azrikam, Bukeru, Ismael, Shearaya, Obadayas, at Hanan.